Kumusta? Ako si Marcus mula sa mga ruta ng pagbabago. Ang sumusunod ay isang pagsasali ng video sa pamamagitan ng audio dub na naaprubahan sa akin. Tangkilikin ito. Tingnan ang kaibig-ibig na panahon. Huling ilang araw, patuloy kami sa pag-cruise pababa sa hangin ng kalakalan patungo sa Hawaii sa isang kurso na 230 degree 235 degrees na mas tumpak. Gumagamit lang kami ng mainsail lang. Bahagi ng dahilan ay palagi kaming nakikipag-usap sa mga hindi sinasadya na pag-jibe kapag mayroon kaming isang pakpak sa pakpak na pag-setup sa jib at ang pangunahing pagtaas ng diretso sa buhangin dahil may mabatong dagat. Hindi lamang kami maayos na naglalakbay sa dagat ngunit sinubukan naming ilagay muli ang poste ng whisker ngayon gamit ang jib at nakatakal kami ng dalawang beses mula nang mailabas ito. Medyo nakakainis. Ito ay medyo isang marahas na paggalaw na hindi maganda ang pakiramdam o magandang pakiramdam para sa bangka. Nais din naming balansehin ang bangka sa pamamagitan ng paglalagay ng whisker poste upang makita kung mapadali ang patuloy na pagtamba ng bangka. Hinahamon ito sa nakaraang 4 o 5 araw. Ang bangka na ito ay wobbly kapag bumababa ang hangin dahil ito ay isang medyo makitid na sinag. Nagkaroon kami ng mga itlog at tortilla at beans para sa agahan. Ang buhay ay medyo normal dito sa karagatan. Mayroon kaming mga 2 metro na alon. Hinahangin ang hangin ngayon sa halos 15 hanggang 20 buhol. Kasalukuyan kaming medyo mahigit sa 500 milya mula sa Hawaii ngayon. Kaya't kung patuloy tayong tumakbo sa tulen, naging tayo sa mga nakaraang araw. Pagkatapos ay nasa ilalim kami ng 1 linggo hanggang doon, posibleng 5 araw pa hanggat naghawak si Dulce dito. Napansin ko kaninang umaga na mayroong isang maliit na butas sa mainsail dahil pinahid nito ang mga kumakalat. Paniguradong hindi maganda. Nakatoon ang makinang labada sa Dolce. Ito ang washing machine ng damit. Pinalakas ng karagatan. Pinapagana ng wave. Kami ay cruising ngayon sa hangin ng kalakalan ng halos 1 linggo kung hindi higit pa na ginagawang pare-pareho ng 100 milya sa 1 araw. Gayunpaman, ngayon ang aming pinakamahabang araw, 126 nautical miles patungo sa Hilo Bay. Sa totoo lang, para sa karamihan ng araw, medyo maaraw ito. Natagpuan namin ang isang uri ng maaraw na pahinga sa mga ulap at medyo mainit. Tiyak na 1 araw upang manatiling hydrated. Nagkaroon ako ng mga cream at peach pancake kaninang umaga. Pinalo sila ni Dave nang bumangon siya. Masarap yun. Yeah, nag-sog paneer lang kami. Nakita ko ang kaunting tubig sa dagat kamakailan din. Nakita ko ang mga puting ibon na ito na may isang manipis na whitetail. Manipis na buntot na mga kalapati na puti o isang bagay na tulad nito. May posibilidad silang lumibot sa pares at maglupasay ng kaunti. Mukhang nagkakasayahan sila. Halos makalapit sa landing. Sa ngayon, ang isang ibon ay hindi nakarating sa aming bangka mula noong maliit na gininto ang finch sa labas ng Farallon Island sa labas ng San Francisco. Ngunit nakakakita kami ng mga ibon araw-araw. Albatross, naniniwala ako. Malalaking gull. Ang mga ito ay puti na may ilang mga itim sa kanila. At oo, lumilipad na isda. Nakita ko ang higit pa at higit pa sa mga ilang mas malalaking paaralan o mga pulutong tulad ng gusto ni Dave na tawagan sila na tulad ng 20 hanggang 30 lumilipad na isda. At sa bawat paminsan-minsan, nakakakita kami ng isa na hindi napakaswerte at napunta sa aming deck na patay. Bonus na lumilipad na isda sa kubyerta, isang maliit na tao lamang. And he's gonna fly right up into my mouth. Oh, tingnan mo yan, ito ay isang maliit na eyeball. Mabuti yon. Yeah.
Paumanhin, oye. Oh yeah. Please. Orzo. Maaari mo ring daanan ng upuan din kapag nagkakaroon ka ng pagkakataon. Ang paggalaw ng downwind ng Dolce ay medyo tagiliran. Ito ay isang bagay na sa palagay ko ito ay isang bagay lamang ng disenyo sa mga bangka na medyo mahirap upang limitahan ang paggalaw sa tabi-tabi hanggat maaari mong gawin ang aming makakaya upang makuha ang balanse ng mga layag at magkaroon ng tamang paglalayag. Pag-setup ngunit bukod sa pagpunta sa downwind, ito ay magiging medyo mabato. 24 na araw na kaming nasa dagat ngayon. At napakalapit na kami sa Hawaii. Kami ay 50 milya, 50 nautical miles mula sa hilok kung saan ang aming unang landfall ay. Inaasahan namin ngayon na makita ang malaking bulkan. Sa island of Hawaii, mayroong 2 bulkan, ngunit ang malaki ay 14,000 talampakan. Wala pa rin tayong nakikitang lupa. Medyo ang paglalakbay, naging maraming mga pagtaas at kabiguan at gilid sa gilid at lumiligid at humihikab at heaving at swaying at surging. Buti na lang walang pitch polling. Sasabihin kong bukod sa maliit na bagyo, naging maganda tayo. Medyo cruisy dito, at ang hangin ng kalakal ngayon sa nakaraang 10 araw na hindi bababasa. Pinatumba namin ang 100 milyang araw. Ito ay medyo pamantayan. Tingnan ang karagatan. Maaari mo bang isipin na nasa 24 na araw na ito? Oo, kaya mo. May pagkain pa. Nauubusan na kami ng gasolina, bagaman. Magkakaroon na maraming tubig, maraming pagkain, kasama ang citrus ngayon. Kaya't hindi kami mamamatay sa scurvy, at sa palagay ko malamang na tumaba ako. Nagkaroon ako ng pagkakataong makapagpahinga. Ang aking katawan ay paulit-ulit na paggalaw sa lahat ng oras. Ang aking katawan ay medyo patuloy na nakikipag-usap sa mga G-force dito. Palagi kang lumilipat-lipat sa bangka, bahagi ng iyong katawan ang lalaban sa ilang mga punto, kaya't hindi mo na isasandal ang iyong ulo o mahulog sa bangka. Magagandang oras.